Sa lahat ng mahihilig sa mga nakakatakot na kwento, magandang bati po sa inyo. Tawagin niyo na lang po akong Sander. Hindi na siguro mahalaga kung taga saan ako. Ang mahalaga po ay itong ibabahagi ko sa inyong karanasan ng tito kong sundalo na itago na lang natin sa pangalang Ardo. Bunsong kapatid siya ng tatay ko at sa lahat ng mga tiyuhin ko ay siya lang talaga yung naging malapit sa aming magkakapatid. Yung iba kasi malalayo ang lugar sa tinitirhan namin. Bihira naming makita at makasama kapag lang may reunion ng pamilya. Samantalang si Tito Ardo ay tumira sa amin ng ilang buwan nung bago siya maging isang ganap na sundalo. At kapag nagkakaroon siya ng pagkakataon na magbakasyon ay sa amin siya umuuwi. Nung nakauwi siya mula sa pagkakadistino nila sa napakaliblib na lugar ay doon na niya naikwento sa akin yung malagim nilang karanasan sa liblib. Opo, sa akin lang talaga niya yun kinukwento dahil ayaw din niyang kumalat yun. Ang tinutukoy kong malagim na karanasan ay hindi lang dahil sa engkwentro nila sa mga NPA na tinutugis nila doon, kundi dahil sa naging engkwentro nila sa mga aswang. Ayoko nga rin sanang maniwala. Madaldal lang minsan pero seryoso na tao ang tiyuhin kong yon. Kaya alam kong hindi siya magtatahi ng ganoong klaseng kwento. Bukod sa grupo ng mga aswang, ang mas nakakapanggimbal pa sa akin ay yung sinabi niya na meron siyang isang kasamahan na sundalo na may lahi rin palang aswang. Nasaksihan daw yun ng dalawa niyang mata. Medyo mahaba-haba itong kwento ng tito ko na gustong-gusto ko talagang ibahagi sa inyo. Kaya kumuha na kayo ng popcorn dahil siguradong magugustuhan nyo ang mga naging senaryo nila sa liblib na lugar na yon. Unang beses yon ng Tito Ardo na madistino sa ganoong kalayong lugar. Kaya sobrang excited daw niya. Hindi nga raw siya makatulog, lalo na nung bumabiyahe sila patungo roon. Pareho silang first timer ng kasama niyang itago na lang natin sa apelidong Ramos. Huwag na sa mga tawagan nila kasi ayaw nga ng tito na i-detalye masyado yung pagkakakilanlan nila. Sa sasakyan pa lang ay napansin na ni Tito Ardo yung pagiging walang kibo ni Ramos. Sa isip niya siguro ay nalulungkot ito dahil unang beses nilang madidistino sa malayo. Siya naman ay binata at wala ring nobya nung panahon na yon, kaya hindi siya masyadong nalulungkot. Naisipan niyang tanungin si Ramos. Tol, anong naiwan mo? Nobya o asawa? Matipid na tawa lang daw ang sinagot sa kanya. Huwag kang mag-alala, malay mo may mga chicks doon sa pupuntahan natin. Biro lang ni Tito yon pero siya man ay wala talagang hilig sa babae. Teka, sigurado natatakot kang mamatay no? Delikado raw yung pupuntahan natin. Pero matapang tayo, walang delikado sa atin. Lahat kaya nating harapin, di ba? Mukhang wala rin daw interes sa topic na yon si Ramos. Kaya pumikit na lang si Tito at natulog. Sa loob-loob niya ay baka may pinagdadaanan na hindi lang masabi sa kanya. Nang sa wakas ay marating nila yung lugar. Kinailangan pa nilang maglakad ng malayo para naman marating yung barracks kung saan sila mamamalagi. Hindi na kasi makakapasok doon yung sasakyan nila. Napakatahimik ng paligid. Tanging yung mga kuliglig lang daw ang maririnig at yung pagaspas ng mga dahon. Maayos silang nakalinya habang binabaybay yung patungo sa barracks. Sa paglalakad ay napahinto si Tito nung biglang gumalaw yung halaman ng nadaanan nila. Magkasunod sila ni Ramos sa paglalakad, kaya napahinto rin ito. Nakita mo rin ba? Tumango si Ramos, tapos ay tinutukan nila ng dalang baril yung bahaging yon ng halaman. Nagulat na lang sila nung biglang may mabilis na tumalilis mula roon. Sa sobrang bilis ay ni hindi nila nakita kung lalaki ba o babae o tao nga ba, dahil kakaiba talaga yung bilis. Parang hangin lang daw na dumaan sa mga mata nila. Nagkatinginan na lang sila ng mga kasamahan niya at nagkatanungan
kung ano yun. Sinabihan sila ng leader nila na maging alisto. Nagpatuloy na sila sa paglalakad. Pero si Ramos, nakita siya ni Tito na sinusundan pa rin ng tingin ang isang direksyon. Nakakunot pa raw yung noo nito na para bang natutulala. Kaya kinalabit niya. "Bakit tol? Nakita mo ba kung saang direksyon siya nagpunta? Doon ba?" Umiling si Ramos. "Ano sa tingin mo? Meron bang tao na ganun kabilis gumalaw?" Hindi sinagot ni Ramos ang tanong ng tito ko. Ang sabi lang nito ay posibleng lookout ng kalaban. Kailangan daw nilang mag-ingat sa lahat ng oras. Tapos nagpatuloy na sila sa paglalakad. Nung marating na nila yung barracks, ay nagkaroon pa sila ng saglit na pagpupulong para sa misyon nila. Tapos noon ay kumain na sila at nagpahinga. Magkatabi ang higaan nila ni Ramos sa barracks, pero ni hindi niya man ito makausap. Yung makakwentuhan ba? Parang ang nagiging pag-uusap lang nila ay isang tanong, isang sagot. Minsan wala pang sagot. Ganun daw kailap si Ramos. Napapansin ni Tito na lagi lang itong nakatulala. Ito lang ang bukod tanging hindi nakikihalubilo sa iba nilang kasamahan. Kahit nung wala pa sila sa destino, akala nga raw niya ay porket magkakasama sila sa destino ay magkakakwentuhan na sila ng mahaba-haba dahil mahaba nga ang biyahe nila. Pero nagkamali siya ng akala dahil nanatili pa rin itong tila may sariling mundo. Minsan nga ay gustong gusto na niyang tanungin kung may problema ba ito. Baka makatulong siya. Kaso nahihiya rin siyang magtanong dahil baka raw sabihin ay chismoso siya o pakialamero. Kaya inobserbahan na lang ni Tito yung mga galaw ni Ramos habang nandoon sila sa misyon. Isang beses daw habang kumakain silang lahat, si Ramos ay hindi kumakain. Nakatayo lang ito sa pintuan at nakatanaw sa labas. Nilapitan siya ni Tito. "Huwag kang magpapalipas ng gutom, tol. Kailangan natin ng lakas para sa pagroronda mamaya." Ang tanging sagot lang sa kanya ay okay lang daw ito. Habang nasa pintuan silang dalawa ay nakakita naman si Tito ng paggalaw ng mga dahon sa di kalayuan sa barracks nila. Aalertuhin niya sana yung mga kasama nila. Pero pinigilan siya ni Ramos at sabi ay ito na ang bahala. "Sandali tol, sigurado ka ba? Teka, saan ka pupunta?" Hindi na siya inintindi nito at maingat ang mga hakbang na pinuntahan yung bahaging nakitaan nila ng paggalaw. Maya-maya ay hindi na niya matanaw si Ramos, kaya nag-alala siya. Hindi siya mapakali, kaya sinundan niya ito. Paghawi niya sa makapal na mga halaman ay nakita niya si Ramos na nakatayo lang doon at sabi ay ligaw na hayop lang ang nakita nito. Binaba niya yung hawak na baril at inaya na niya itong bumalik sa barracks. Pabalik na sila nang makarinig naman siya ng ungol na parang baboy ramo. Napalingon siya at inihanda ulit yung baril. Pero wala naman siyang nakita sa paligid. Nagulat pa siya nung kalabitin siya ni Ramos at tinanong kung ano pang ginagawa roon. Sumunod na siya rito pabalik sa barracks. Nung gabing yon ay naghanda na sila para sa gagawing pagroronda. May makakaliwang grupo silang tutugisin. Nagpapalipat-lipat lang daw ang mga ito ng tinutuluyan, kaya medyo mahihirapan sila. Yung ibang kasama nila sa grupo ay sanay na sa ganoong misyon, pero sila ni Ramos ay bago lang, kaya nangangapa pa silang pareho. Sa unang gabi nila sa misyong yon ay wala namang nangyaring kakatwa. Nakapag-ikot sila sa lugar nang wala silang nakitang panganib hanggang sa makabalik na sila sa barracks. Pero nung natutulog na sila, nagising na lang si Tito Ardo sa malakas na paglagabog sa bubungan ng barracks nila. Pati yung ibang kasama niya na hindi mahimbing ang tulog ay napabalikwas ng bangon at nagkatinginan ang mga ito. "Mukha namang hindi pusa yun ah.
Ano sa tingin nyo? Hindi kaya may aswang dito? Sambit ni Tito Ardo. May sumagot na hindi totoo ang mga aswang. Meron ding sumagot na posibleng meron dahil masyadong liblib yung lugar na yon. Malayo sa mga kabahayan at puro puno pa sa paligid. Kaya hindi malayong pamugaran daw ng mga nilalang ng dilim. Iba't iba sila ng opinyon. Tumayo si Ramos. Walang sali-salita sa mga kasamahan ay tinungo niya yung pintuan. Binuksan yun at lumabas sa barracks para makita yung ibabaw ng bubungan. Ganoon din ang ginawa ni Tito. Kitang-kita nila na may lumundag mula roon patungo sa likurang bahagi ng barracks. Ang tingin daw ni Tito ay hugis tao na may konting hibla lang ng buhok sa pahabang ulo. Tapos bayukos at parang sa palaka ang posisyon ng mga paa nung tumalon ito. Ano kaya yon? Sigurado akong hindi tao yan, pare. Gusto sanang takbuhin ni Tito yung likuran ng barracks para makita yon. Pero pinigilan siya ni Ramos. Kung hindi raw yung tao, tsak na mapanganib ito. Kaya wag na raw nilang sundan. May katwiran si Ramos. Bagamat matapang si Tito ay parang nakaramdam din daw siya ng takot nung mga sandaling yon. Kasi sa tanang buhay niya ay noon pa lang daw talaga siya nakakita ng kakatwang nilalang. Hindi pa niya masabi noon kung aswang nga ba ang nakita niya o anong klaseng nilalang ito. Basta ang sigurado niya ay hindi ito tao. Bago sila pumasok sa barracks ay hinawakan siya ni Ramos sa braso at sinabihan na huwag nang ikwento sa mga kasama ang nakita nila dahil baka makaapekto pa ito sa misyon. Pero hindi pa rin daw nagpapigil ang Tito. Kailangan din malaman ng mga kasama natin kung anong meron sa lugar na to. Pagpasok pa lang nila sa barracks ay nagtanungan na agad yung mga gising pa nilang kasamahan kung anong nakita nila sa labas. Tinignan muna ni Tito si Ramos. Blanco ang mukha nito at saka niya sinabi sa mga kasama kung ano ang nakita niya sa bubungan nila. Aswang! May aswang sa bubungan ng barracks natin! Kitang-kita ko! Nakakatakot yung itsura! Mahaba yung mukha! Konti lang yung buhok niya tapos yung mga paa niya parang paa ng palaka! Hindi naman makapaniwala yung mga ito. Nagkanya-kanya na naman sila ng opinyon. Baka raw malaking pusa lang. Baka raw nagkamali lang ng tingin si Tito. At kung ano-ano pa. May nagtanong pa kung may pakpak ito. Sabi ni Tito wala, dahil wala naman talaga siyang nakitang pakpak. Sabi naman ng isa, tik-tik lang daw ang alam niyang dumadapo sa bubungan para mambiktima ng buntis. Wala naman daw buntis sa kanila. Tapos nagtawa na ng mga ito. Hindi natawa si Tito Ardo dahil alam talaga niya na hindi pangkaraniwan ang nakita niya. Si Ramos naman ay nanatiling walang imik sa isang sulok. Hindi ito nakisali sa usapan. Hinayaan na lang ni Tito kahit nawiwirduhan siya sa mga kilos nito. Sinaway na sila ng leader nila at sinabihan na magsitulog na dahil maaga pa sila bukas. Mula nang mangyari yon, ay lagi nang usap-usapan sa grupo nila Tito ang tungkol sa mga aswang. Pero dahil sina Tito Ardo at Ramos pa lang ang nakakakita, kaya hindi pa rin naniniwala ang iba sa kanila. Hanggang isang gabi na patulog na rin sila, isa sa mga kasamahang sundalo ang lumabas para umihi. Nagulat na lang sila nang bigla itong sumigaw ng aswang. Mabilis namang kumilos ang mga kapwa sundalo. Kanya-kanya ng bit-bit ng baril. Paglabas nila ay hinanap agad nila yung aswang na sinasabi ng sundalo. Inikutan nila yung paligid. Takot na takot yung sundalong nakakita. Nakalimutan pa ngang isara yung zipper niya. Nanginginig daw talaga sa sobrang takot. Si Tito ang nagpakalma rito. Ano? Okay ka lang ba? Eto tubig oh. Uminom ka muna. Yung iba nilang kasamahan ay patuloy na chinek yung paligid. Merong ilan sa kanila na natakot
pero yung iba ay pinanindigan ng pagiging sundalo nila na walang kinatatakutan, maski mga aswang pa yan. Nung kumalma na yung sundalong nakakita sa aswang, ay tsaka ito inusisa ni Tito. Kinuwento niya kay Tito na habang umiihi siya ay bigla na lang niyang naramdaman ang presensya sa paligid niya. Luminga raw siya at paglinga niya ay nakita niya yung lalaking walang suot na damit at mabalahibo ang katawan. Mukhang handa raw itong atakihin siya kung hindi lang niya ito nakita agad at kung hindi siya nakasigaw. Ang nakita ng kasamahan ni Tito ay hindi tulad sa nakita nila ni Ramos. Bagamat magkaiba ang itsura ng nakita nilang mga kakatwang nilalang, ay isa lang ang pinahihiwatig nun. Totoong may aswang sa lugar na yon. Posibleng magkaibang uri, pero aswang pa rin. Sa kanilang lahat, ay tanging si Ramos lang ang hindi lumabas ng barracks at nakihanap sa aswang. Nanatili ito sa higaan niya na parabang malalim ang iniisip. Nilapitan siya ni Tito. Ramos, anong ginagawa mo dyan? Ba't hindi ka lumabas kanina? Hindi ka ba natatakot sa aswang? Sabi ni Ramos, mas mabuting iwasan ang mga aswang kesa kalabanin ng mga ito. Wala raw silang ideya kung gaano kalakas ang mga ito. Hindi sila mananalo sa kanila. Ganun ba? Paano natin sila iiwasan kung sila mismo ang lumalapit sa atin? Sabi ni Ramos, natural lang naman nalapitan sila ng mga aswang dahil pinasok nila ang balwarte ng mga ito at para sa mga ito, sila ay mga pagkain. Wala raw silang magagawa ngayon kundi ang makipagpatintero sa mga aswang na sadyang naninirahan sa lugar na yon. Kinilabutan si Tito sa sinabi ni Ramos. Bakit Ramos? May alam ka ba sa mga aswang? Hindi raw sinagot ni Ramos ang tanong ni Tito. Ang sabi lang ay inaantok na siya. Tapos tumalikod na ito ng higa sa kanya. Ang isipin pa lang na napapaligiran sila ng mga aswang ay nakakatakot na. Paano pa kung makainkwentro nila ang mga ito ng harapan? Ibig sabihin pala noon ay dalawang grupo na ang kalaban nilang kailangan nilang harapin. Ang mga makakaliwang grupo na tinutugis nila at ang grupo ng mga aswang. Nung gabing yon, hindi talaga nakatulog si Tito Ardo. Laman ng isip niya ang tungkol sa mga aswang. Kinabukasan ay nagkaroon sila ng pagpupulong. Hindi lang tungkol sa tinutugis nilang mga bandido ang pinagmitingan, kundi pati na rin ang tungkol sa aswang na nagpaparamdam at nagpapakita sa ilan sa kanila. Ayaw ng commanding officer na makaapekto ang mga aswang sa misyon nila. Kaya binalaan sila nito na mag-focus sa kung ano ang pinunta nila dun. Kung may makitang aswang ay alam na nila ang dapat gawin. Alisin ang balakid. Matapos ang pulong ay nilapitan ni Tito si Ramos na naglilinis ng baril. Pre, tingin mo ba kung may aswang na umatake sa'yo eh makakaya mong pabagsakin? Tanong ni Tito. Saglit daw na nag-isip si Ramos bago nito sinagot ang tanong. Anito depende raw sa kakayahan ng aswang na aatake dahil may mahinang aswang at meron ding malakas. Dumampot si Tito ng isang bala. Tatablan kaya sila nito? Tumango si Ramos. Sabi niya kay Tito, tinatablan ng bala ang mga aswang, lalo na yung mahihinang aswang. Pero may kakayahan ng mga ito na paghilumi ng sariling sugat. Depende kung gaano ito kalala. Ang tsak niya ay mas mabilis magpahilom ng sugat ang aswang kesa ordinaryong tao. Pero kung malala ang tama, pwede rin nila itong ikamatay. Kung ganun, mahirap pala talaga silang kalabanin. Ano kaya yung mabilis na makakapagpatumba sa kanila? Ani Ramos, kung ano ang pinaniniwalaan ng mga tao tungkol doon, yun na raw yun.
biniro pa ni Tito si Ramos na siguro raw ay aswang ito. Kaya ang dami nitong nalalaman tungkol sa aswang. Tumayo ito at sabi niya ay oo. At si Tito ang unang-una niyang bibiktimahin. Siyempre inisip ng Tito na biro lang yon. Kaya natatawa niyang tinalikuran si Ramos. Nung gabing tulog na ang mga kasamahang sundalo, ay nagising si Tito Ardo. Nakita niya wala si Ramos sa higaan, kaya bumangon siya. Isa pa ay naiihi na rin siya. Nagbawas muna siya ng tubig sa katawan, tapos ay hinanap niya si Ramos sa paligid. Siyempre nakahanda naman si Tito. Hawak niya yung baril niya dahil natatakot din siyang maunahan ng aswang. Ewan daw ba niya kung bakit naisipan pa niyang hanapin si Ramos. Nagtaka siya kung nasaan ito. Wala naman sa barracks, wala rin sa paligid. Ayaw na raw lumayo ni Tito dahil nabawasan na rin yung tapang niya mula nang makita niya yung aswang sa bubungan. Baka raw makasalubong pa niya ito kung lalayo siya sa barracks. Tumalikod na siya at naglakad pabalik sa loob nung bigla siyang makarinig ng parang hinihingal. Sino yan? May tao ba dyan? Ramos, ikaw ba yan? Walang nakuhang sagot si Tito. Patuloy pa rin niyang narinig yung paghingal. Urong sulong siya. Baka kasi aswang na naman yun. Tapos may narinig siyang pagkaluskos sa gawing gilid ng barracks. Tinutok agad niya yung baril doon at dahan-dahang humakbang papalapit. Pero natigilan siya nung mapagsino ang nakatalikod. Ramos, ikaw yan? Kahit nakatalikod ay nakilala niya agad ang kasamahan niyang yon. Nakaluhod daw ito ng upo, sapo ang ulo. Nilingon siya nito pero hindi huminto sa paghingal na parang hinahabol yung hininga. Parang may sakit na iniinda, namimilipit daw kasabay ng paghingal. Tinulungan niya itong makatayo. Ramos, okay ka lang ba? Anong ginagawa mo rito? Anong nangyari sa'yo? Nung makapasok sa barracks ay agad niya itong pinainom ng tubig. Anito sumakit lang yung ulo niya. Lumabas siya dahil ayaw niyang makaabala sa mga natutulog na kasamahan nila. Tinanong ni Tito kung may ininom na itong gamot. Meron naman silang medical kit na dala. Tumango si Ramos. Tapos nahiga na lang basta. Nasapo pa rin ang ulo. Nagtanong ulit si Tito kung ano raw ba ang sakit nito. Sa mahinang boses ay narinig pa niya itong sumagot. Ang sabi, wala raw siyang sakit. Tinuloy pa ng Tito ko yung pag-uusisa, kaso hindi na siya nito sinagot. Ewan niya kung nakatulog na o ayaw lang talaga nitong makipag-usap. Isang gabi habang iniikutan nila yung sinasabing lugar ng mga makakaliwang grupo, ay isang kasamahan nila ang bigla na lang sumigaw. Naghiwa-hiwalay kasi sila at nagkanya-kanya ng pwesto. Ang akala nila ay NPA ang nakadali rito. Pero nung makita nila ay sapo nito ang braso at pagitan ng balikat at leeg, inaagusan na ito ng dugo. Sabi ng sundalo, aswang ang tumira sa kanya. Dali-dali nila siyang ginamot doon mismo sa lugar na yon. Habang ginagamot yung sundalo ay isa pang kasamahan nila ang sumigaw. Nadali rin ito ng aswang. Naalarma na sila, kaya nag-utos yung leader nila na bumalik sila sa barracks. Si Tito Ardo ang umakay sa isa nilang kasamahan na sugatan. Sinabi nito sa kanya sa nanghihinang boses na pinaglalaruan sila ng mga aswang at uubusin sila nito. Kaya mas mabuti pa raw na lisanin na nila ang lugar na yon. Hindi tayo pwedeng basta-basta na lang na umalis dito. Meron tayong misyon. Ano na lang yung magiging rason natin? Malamang ay hindi maniwala yung mga nasa itaas. Kung sasabihin nating umatras tayo at tinalikuran ng misyon dahil sa mga aswang. Habang kinukwento ni Tito ang senaryong yon, ay nalungkot siya. Dahil ang isa sa dalawang na biktima ng aswang ay namatay daw.
hindi na niya sinabi kung sino yon. Pakiramdam daw ni Tito Ardo ay minamaliit sila ng mga aswang na yon dahil patuloy na nakikipagpatintero sa kanila ang mga ito nung sumunod na gabi. Ayaw silang tigilan. Kailangan na raw nilang hamunin ang mga ito. Nung sumunod na pulong nila ay naglakas loob na si Tito na sabihin sa commanding officer ang gusto niyang mangyari. Hindi na raw sila pwedeng malagasan ng dahil sa aswang. Sinang-ayunan naman siya ng officer at nagsabing hindi na lang isang grupo ang kalaban nila ngayon, kundi maging ang grupo ng mga aswang. Hinati sila nito sa dalawang grupo na ang isa ay lulusob sa kutang minamanmanan nila, habang ang ikalawa ay magiging cover ng unang grupo laban sa mga aswang. Parehong napasama sa ikalawang grupo sina Tito at Ramos. Nung gabing yon, isang pangyayari ang naging daan para magkaroon si Tito ng utang na loob kay Ramos. Habang mahigpit silang nagbabantay sa posibleng pag-atake ng mga aswang, ay isang matandang lalaki ang sumulpot mula sa kung saan. Mukha naman itong pangkaraniwang tao, nakasuot ng puting may mahabang manggas at salakot. May bitbit pang ang sako na hindi niya alam kung ano ang laman. Mukha itong magsasaka sa bihis. Sa isip ni Tito ay tagaroon lang ito sa malapit sa kakahuyan. Tatanungin pa lang sana niya kung sino ito nang bigla itong bumulagta sa harapan niya. Nung lingunin niya ay si Ramos pala ang bumaril dito. Ramos, bakit mo yun ginawa? Nilapitan ni Ramos yung matanda. Kinalikot ang bibig nito at pinakita sa kanya yung laway nito na may halong maitim na berde. Pinakita rin ito sa kanya yung mahahabang kuko na parabang mangkukulam. Ayon kay Ramos, isa raw itong aswang. Kung hindi niya ito binaril, ay si Tito ang bubulagta. Teka, sabi mo may kakayahan ng aswang na paghilumi ng sugat nila. Paano ka nakakasiguro na wala nang buhay ang isang ito? Humugot muna ng malalim na paghinga si Ramos at saka sinabi kay Tito na mahinang aswang ang isang yan, kaya swerte na raw kung mabubuhay pa yan. Pagkasabi noon ay tinalikuran na ni Ramos ang Tito Ardo ko. Nagpatuloy sila sa pagroronda. Hindi akalain ni Tito Ardo na ang gabing yon ay magiging gabi ng lagim para sa kanila. Habang yung iba nilang kagrupo ay nagtungo sa kutang pakay nila, ang grupo naman nila ay nanatili sa pagroronda at pag-alalay sa naunang grupo laban sa mga aswang. Ilang saglit pa ay natanaw ni Tito na may mga paparating. Akala niya ay mga NPA ang mga ito. Inalerto agad niya yung mga kasama. Pumwesto agad sila ng paglaban mula sa pinagtataguan nila. Nanlaki yung mga mata ni Tito nung medyo malapit na sa kanila ang natanaw niyang paparating. Dahil yung itsura ng mga ito, tulad nung inilarawan ng pangalawang sundalong nakakita ng aswang. Hubad at mabalahibo ang katawan. Tapos umuungol na parang mababangis na hayop. Umaamoy-amoy ang mga ito na parang hinahanap sila sa pamamagitan ng mga ilong. Yung sundalong katabi ni Tito na siyang pinakabata sa kanila ay napaihiraw sa sobrang takot. Noon lang kasi ito nakakita ng ganoong klaseng nilalang. Mapapasigaw pangaraw kung hindi lang tinakpan ni Tito ang bibig nito. Naging mabilis ang paglapit ng mga ito sa pinagtataguan nila. Wala na silang mapagpipilian kundi ang manlaban gamit ang kanika nilang baril. Pinaulanan daw nila ng bala ang mga ito. Bagamat meron silang mga tinamaan at napatumba, ay marami pa rin ang umaatake. Hindi maiwasan na meron ding masugatan sa panig nila, kaya nag-atrasan daw sila. Nagunahan sila pabalik sa sasakyan. Hila-hila nila yung mga nagtamo ng sugat mula sa kagat at kalmot ng mga aswang.
Habang marami sa kanila ang nakabalik na sa sasakyan, si Tito Rao ay napalingon kay Ramos na sinalubong pa ang mga umaataking aswang. Sobrang bilis daw ng pagtakbo niya. Naalala tuloy niya yung nakita nila nung bagong dating sila sa lugar at papunta pa lang sa barracks, na mayroong mabilis pa sa hanging tumakbo mula sa malagong bunton ng mga halaman. Parang ganoon daw kabilis si Ramos. Tapos kitang-kita niya kung papanong binalibag ni Ramos ang isa sa mga aswang na nahagip nito. Natulala si Tito sa nasaksihan niya. Hindi naman ganoon kalaki ang katawan ni Ramos. Mas malaki pa nga yung katawan niya. Pero grabe yung pinakita nitong liksi at lakas, kaya hindi talaga makapaniwala si Tito. Dahil sa nakitang kakatwang lakas nito, ay nagkaroon din ng lakas ng loob si Tito na makipagsabayan ulit. Inasinta niya ng baril ang iba pang aswang. Bahala na kung may tamaan siya o wala. Nanginginig na rin kasi yung mga kamay niya sa sobrang nerbiyos sa kinakaharap nilang senaryo. Ang importante ay lumaban din siya. Ilang saglit pa at isa-isa nang nag-atrasan yung mga natitira pang aswang. Nung matapos ang engkwentro sa aswang, lahat ng nasa grupo nilang yon ay nakatingin kay Ramos. Parang gusto nilang magtanong, pero wala isa man ang nagkalakas loob. Tanging si Tito lang. Ramos, pasensya na sa tanong ko ah. Pero katulad ka rin ba nila? Tinigdan ni Ramos isa-isa ang mga kasama, at ang tanging sinabi lang daw nito ay hindi siya kumakain ng tao. Pagkasabi nun ay sumakay na rin ito ng sasakyan at nanatiling tikom ang bibig sa buong biyahe pabalik sa barracks. Si Tito naman ay hindi rin umiimik. Hindi maalis sa utak niya ang nangyari. Nakatitig siya sa mga kasamang nasugatan ng aswang. Panay din ang sulyap niya ng palihim kay Ramos. Nung makabalik na sila sa barracks, ay hinang-hina silang lahat. Pero inasikaso agad nila yung mga kasamahan nilang nasugatan ng aswang, at saka nila pinagpahinga ang mga ito. Si Ramos ay naupo sa pintuan ng barracks at tumanaw sa malayo. Nilapitan siya ni Tito. Ramos, tingin mo ba hindi magiging aswang yung mga kasama nating nakagat at nakalmot ng mga aswang na yon? Umiling si Ramos. Naghanap si Tito ng magandang salita para makampante si Ramos sa pakikipag-usap sa kanya tungkol sa tunay nitong pagkatao. Alam mo, ang galing mo kanina. Hangang-hanga ako sa iyo eh. Kahit siguro isa kang aswang tulad nila, hindi ako matatakot. Dahil alam ko na mabuti kang tao. Isa kang tunay na sundalo. Nagbuntong hininga si Ramos at humarap kay Tito. Hindi raw siya tulad nila. Isa lang siyang mahinang aswang. Dahil hindi siya kumakain ng laman ng tao, yun lang daw ang makapagpapalakas sa kanya. Kung makakakain siya ng laman loob ng tao at makakainom ng dugo nito. Pero sabi ni Tito, mas malakas pa rin si Ramos kaysa sa mga aswang na kinalaban nila kanina. Inulit ni Ramos ang pagbuntong hininga. Aniya, walang sino mang tao ang gugustuhin na mapabilang sa lahi ng mga aswang. Pero ito ang kapalaran niya. Huwag na lang daw sana makarating sa iba pa kung ano man ang nasaksihan nila sa kanya kanina. Gusto lang daw niya ng tahimik na buhay. Isang sundalong lumalaban para sa bayan. Yun lang ang tanging gera na gusto niyang suungin. Ang tanging laban na gusto niyang maipanalo. Dahil alam niyang wala na siyang magagawa para sa sarili niyang pagkatao. Kailangan niya yung tanggapin. Huwag kang mag-alala, Ramos. Magkakampi tayo rito. Hindi man magkakadugo, pero magkakapatid sa puso. Sa kauna-unahang pagkakataon daw, ay nakita ni Tito na ngumiti si Ramos at nakipagsangga pa ito sa kanya ng kamao. Kahit na tipid ang mga ngiting yun, ay sapat na yon para gumaan kahit papano ang loob ng Tito Ardo matapos ang hindi magandang engkwentro na hinarap nila.
Nung dumating ang mga kasama nila mula sa hiwalay na misyon, ay binida agad nila ang mga nangyari sa kanila sa kakahuyan. Ang pakikipaglaban nila sa mga tunay na aswang. Alam ni Tito na kabado si Ramos na may iba pang makakatuklas ng tunay na katauhan niya. Pero wala isa man sa mga kasamahan nila ang nag-ungkat tungkol doon. Sa gitna ng kwentuhang yon ay may binulong si Ramos kay Tito. Anito, hindi pa ito ang oras ng pagsasaya dahil may napatay silang mga aswang. Tsak na gaganti ang lahi ng mga ito. Kaya kailangan nilang maging alerto sa bawat araw, lalo na sa gabi, na ilalagi pa nila sa lugar na yon. Kinabahan si Tito Ardo sa sinabing yon ni Ramos. Dahil doon, kinabukasan ay magkakatulong silang magkakasama na nanguha ng mga kawayan. Sa kawayanan, doon ay may nasalubong silang binata na kumukuha rin ng kawayan. Natanong ito ni Tito kung para saan ang kinukuha niyang kawayan. Ang sagot ng binata ay konti lang daw, panggawa lang ng sibat dahil nagsisimula na naman daw umatake ang mga aswang sa baryo. Dati na bang may mga aswang sa lugar na to? Tanong ni Tito. Tumango ang binata at sabi pa, panahon pa ng mga ninuno nila ay may mga aswang na sa baryong yon, lalo na sa mga mas liblib pang bahagi ng lugar na yon. Kaya sinabihan sila nito na mag-ingat. Hindi lang daw kasi sa gabi umaatake ang mga aswang. Kahit daw umaga ay tumitira ang mga ito ng mabibiktima. Pagkasabi nun ay binitbit na ng binata ang mga kinuha niyang kawayan at naglakad palayo sa grupo nila Tito. Nagkatinginan lang sila ng mga kasamahan niya. Naisip ni Tito, mas mapanganib pa pala ang mga aswang kesa sa mga NPA na tinutugis nila. Sa kabila ng nakaambang panganib, kahit papano raw ay nabawasan ang takot ni Tito Ardo sa mga aswang dahil alam niya na meron silang isang aswang nakakampi. Kahit sinabi nitong mahinang uri lang siya ng aswang, ay alam ni Tito na mas malakas pa rin ito kumpara sa mga nakalaban nila. Nung gabing yun, habang kumakain sila, ay biglang sinara ng kasamahan nilang sundalo ang bintana ng barracks. Nung tanungin nila kung bakit, may nakita raw kasi itong malaking aso sa di kalayuan sa harap ng barracks. Naghihinala ito na isa yung aswang. Hinawakan ng leader nila ang isa sa mga sibat na ginawa nila. Binuksan ang bintana para bang pinapakita sa mga nagtatagong aswang na meron silang mga hinandang panlaban para sa mga ito. Sumigaw pa raw na hindi sila natatakot sa mga aswang. Baka sakali raw na magdalawang isip ang mga ito na lumapit pa sa barracks kapag nakitang may paghahanda silang ginawa. Nandoon pa rin yung malaking aso at maya-maya nga ay umalis na ito. Mukhang epektibo ang ginawa ng pinuno nila. Kahit kasi lahat sila ay merong baril, iba raw ang epekto ng sibat kapag tumama sa mga aswang. Ang sabi ay mas masakit daw ang pinsala na maidudulot nito kumpara sa baril. Nung gabing yon ay nagising na naman si Tito Ardo na wala si Ramos sa higaan. Hinanap ulit niya. Ngayon ay mas nag-alala na siya dahil alam na niya na isa itong aswang. Bitbit niya ang sibat, flashlight at baril nang lumabas siya ng barracks. Sa pagkakataong yon ay doon sa likod ng barracks niya ito natagpuan. Nanginginig si Ramos na parang nilalamig. Yakap nito ang sarili. Nakita ni Tito na puro lupa ang mga kamay niya, parang ginamit sa pagbubungkal ng lupa. Ganun na lang yung pagkabigla niya nung mailawan kung ano ang pinaghukay ni Ramos. Isang patay na hayop. Hindi raw masiguro ni Tito kung kambing nga yun o ano dahil punit-punit na ang katawan at parang yun daw ang nililibing ni Ramos doon. Nakita rin niya yung mga patak ng dugo
maging sa bibig at damit ni Ramos. Kilabot na kilabot si Tito, lalo na nang tignan siya nito. Pero sa halip na matakot ay nilakasan niya ang loob niya. Kinausap niya si Ramos. Ramos, ayusin mo yung sarili mo. Tara, pumasok ka na sa loob. Marahan namang tumayo si Ramos habang inaalalayan pa ni Tito. Tapos ay inayos nga nito ang sarili. Pinahid ang dugo sa bibig at pinagpag ang lupa sa mga kamay. Tinulungan pa raw ni Tito na mailibing ng maayos ang hayop na kinain nito bago sila bumalik sa barracks. Nung nakabalik na sila ay naupo muna sila. Nanginginig pa rin daw si Ramos, kaya pinagtimpla siya ng kape ni Tito para mainitan at maibsan yung pangangatog, kasi parang lamig na lamig daw si Ramos. Sana okay ka lang, bukas lalarga tayo ulit. Posibleng makipagbakbakan sa mga kalaban. Kailangan namin yung lakas mo. Tumango-tango si Ramos habang humihigop ng kape. Dahil sa panibagong nasaksihan na yon ay hindi na naman nakatulog si Tito. Hindi niya alam kung ano ang kahihinatnan ng laban nilang yon sa mga makakaliwang grupo at gayon din sa mga aswang. Nagdasal siya na sana makauwi pa siyang ligtas sa amin na pamilya niya. Ganon din ang mga kasamahan niyang may naghihintay na mga mahal sa buhay. Hindi niya akalain na ang unang destino niya sa malayo gaya ng liblib na lugar na yon ay magiging isang malaking pagsubok sa kanilang lahat, lalo na kay Ramos na siguro ay pilit pinaglalabanan ang pagiging isang aswang. Nung araw na yon, lahat sila ay naghahanda na sa nalalapit na pagtatapos ng misyon nila. Kumpirmado na raw kasi ang lokasyon ng mga sasalakay nilang kuta ng NPA. Sapat pa naman ang mga dala nilang bala para humarap sa gerang yon sa liblib kung sakasakali. Ang inaalala lang nila ay ang posibleng pagsalakay na naman ng mga aswang. Makakasagabal ang mga ito sa misyon nila, kaya kailangan din nila itong paghandaan. Makakatulong ang mga sibat na ginawa nila kung sakali man na humarang ang mga ito sa daraanan nila. Para hindi maramdaman ng sobrang kaba, ay naisip nilang magkantahan habang sakay ng sasakyan nila. Mga kantang pansundalo na nagbibigay ng lakas ng loob sa kanila. Tahimik lang si Ramos, hindi ito nakikikanta sa mga kasama, ni hindi umiimik. Nakasanayan na nga lang ng mga kasama na ganoon siya. Si Tito naman ay nakikikanta, pero maya-maya ay hindi na rin ito sumali. Kinausap niya si Ramos. Tol, kapag namatay ako sa bakbakan na to, pwede ba akong magbilin sa'yo? Tinignan lang siya ni Ramos, pero tinuloy pa rin niya ang sinasabi. Sana maihatid ng maayos ang bangkay ko sa pamilya ko at pakisabi sa kanila na mahal ko sila. Kami ang tinutukoy na pamilya ni Tito. Tumango lang si Ramos sa sinabi niya. Ikaw tol, kung sakaling ako yung matirang buhay at ikaw ang mamatay, may gusto ka bang ihabilin sa akin? Tahimik lang na sumagot si Ramos. Wala raw. Matagal na raw tinanggap ng pamilya niya na anumang oras ay maaari siyang masawi sa laban bilang sundalo. Hindi na kumibo si Tito at nakinig na lang sa kantahan ng mga kasamahan niya habang binabaybay ang daan patungo sa kuta ng mga kalaban. Si Ramos ay nanatili lang daw na nakatingin sa mga dinaraanan nila. Walang kaimik-imik. Hindi niya mabasa kung ano ang iniisip nito. Maya-maya pa ay huminto ang sasakyan nila, kaya pala ay nasiraan sila. Bumaba muna sila habang ginagawa ito at nagmatsyag sa paligid. Alam nila na hindi ligtas ang lugar na yon, kaya naging alerto sila. Napansin ni Tito na naging malikot ang mga mata ni Ramos na parang may sinusundan. Kaya nilapitan niya ito at sinikreto. Tol, may problema ba?
hindi agad sumagot si Ramos na natiling malikot ang mga mata. Maya-maya ay tsaka sinabi kay Tito na hindi ligtas sa lugar na yon. May nararamdaman at naaamoy siyang mga aswang. Mukhang sinusundan sila ng mga ito. Sabi pa ni Ramos, ang mga aswang ay tagaroon din sa liblib. Kabisadong kabisado ng mga yon ang bawat sulok ng gubat, kaya masusundan talaga sila kahit sa ang bahagi sila roon magpunta. Ang inaalala raw ni Ramos ay hindi lang iilan ang aswang na pwede nilang makaharap. Malakas daw ang amoy niya sa mga ito ngayon. Nangangahulugan na marami sila. Kung pinaghandaan nila ang mga ito, ay mukhang pinaghandaan din ng mga ito ang pagganti sa kanila dahil nga sa napatay nilang mga aswang. Sabi pa ni Tito, parang yun daw ang unang pagkakataon na talagang nakitaan niya ng takot si Ramos. Kabadong kabado si Tito Ardo ng mga sandaling yon. Mas nagiging malikot patuloy ang mga mata niya kaysa kay Ramos. Mabuti na lang at hindi nagtagal ay nagawa rin ang sasakyan nila. Pero hindi pa man sila masyadong nakakalayo ay bigla naman silang tinambangan ng mga kalaban, mga rebelde. May dalawa agad na sawi sa kanila, kabilang ang nagmamaneho ng sasakyan. Sina Tito naman at iba pa ay hindi tinamaan dahil mabilis silang nakatalon mula sa sasakyan. Nagpagulong-gulong sila papunta sa hanay ng mga puno at makapal na bungkos ng mga halaman. Tsaka lamang sila nakaganti ng putok. Napamura sa nerbiyo si Tito. Bagamat inaasahan na niya ang engkwentrong yon, ay hindi pa rin maalis sa kanila ang kabahan. Dahil alam naman nating lahat na kapag ganoong labanan, ay nasa hukay na ang isang paa nila. May sinabi si Tito Ardo kay Ramos. Ramos, kung kinakailangan, gamitan mo sila nung lakas mo. Mukhang dehado tayo, ang dami nila. Halata raw ni Tito na nainis sa kanya si Ramos nang sabihin nito na alam niya ang ginagawa niya. Hindi na siya dapat pang sabihan. Hindi na lang yun pinansin ni Tito. Nag-sign of the cross siya bago muling tumira sa mga kalaban. Hindi lang daw maliksi at malakas si Ramos. Noon lang din nasaksihan ni Tito kung gaano ito kaasintado sa pagbaril. Napakahusay, kaya lalo siyang humanga dito. Hindi nila inaasahan ang bilang ng mga rebelde na nandoon. Ang buong akala nila ay isang grupo lang ang tutugisin nila. Pero mukhang nakapagtawag na ng iba pang mga kagrupo ang mga ito. Siguro dahil sa unang engkwentro na naganap nung pagdalawahing grupo sila ng commanding officer dahil sa mga aswang. Napaghandaan ng mga ito ang muling pag-atake nila. Yung lalaking napaihi sa salawal nung naka-engkwentro sila ng aswang ay nakatabi ulit ni Tito at napansin niyang basa na naman ang bandang ibaba nito. Ito yung pinakabata sa kanila at pinaka matatakotin din. Tol, huwag kang masyadong kabahan. Kayang-kaya natin ang mga yan. Tumingin ito sa kanya at tumango. Tapos nahihiyang tinakpan ang ibabang bahagi niya. Sinabi nito kay Tito na madali lang talaga siyang maihi, pero matapang daw siya. Paulit-ulit pa niya itong sinasabi. Tapos tinapik siya ni Tito Ardo sa balikat. Muli nilang tinutok ang baril sa posibleng pinagtataguan ng mga kalaban. Pansamantalang natahimik ang paligid, na natili lang sa pinagtataguan nila ang mga sundalo, gayon din ang mga rebelde. Mukhang nagpapakiramdaman pa sila. Habang wala pa ulit pumuputo kay sumandal muna si Tito sa malaking puno. Sa totoo lang ay natatakot na rin siya, pero pilit niyang pinagtatakpan ang takot na yon dahil nakikita niyang pinanghihinaan na rin ng loob ang iba pa niyang kasama. Sinilip niya ang sasakyan nila na nasa hindi kalayuan. Hindi rin makalapit ang mga rebelde ron dahil alam na nasa paligid lang sila. Kailangang maunahan nila ang mga ito na makabalik sa sasakyan.
dahil nandoon pa ang katawan ng mga kasamahan nilang nasawi at para magamit nila yon sa pagtakas. Dehado na kasi sila sa bilang. Sinenyasan ni Tito ang mga kasama niya at pinalapit sa kanya. "Kuberan niyo ako mga tol para makalapit ako sa sasakyan natin. Kapag nakalapit ako ron, dito ko idadaan para makatakas tayo." Sinang-ayunan siya ng mga kasamahan, pero hindi yun naging madali. Alisto rin kasi yung mga kalaban. Konting paggalaw mula sa kanila ay pinauulanan na agad sila ng bala. Hindi makaaba-abante si Tito. Sa tuwing sisilip siya ay may nakasilip din sa kanya. Muntik-muntika na siyang matamaan ng bala sa muka. Ni hindi siya makaganti agad ng putok. Hindi siya makaporma. Hindi na nakatiis si Ramos. Siya na ang mabilis na gumapang patungo sa sasakyan. Nagkatinginan silang magkakasama dahil parang ipo-ipo raw talaga ito sa bilis. Hindi siya napansin ng mga rebelde dahil sa sobrang bilis niya. Kaya naman nagawa niyang makasampa doon sa sasakyan at mapaandar yon tulad ng plano nila. Kabadong-kabado si Tito at mga kasama niya habang palapit sa kanila yung sasakyan na pinauulanan ng bala ng mga kalaban. Sinalubong nila ito nang gumagapang din sila at payukong isa-isang nagsampahan habang ang iba ay nakikipagpalitan pa rin ng putok. Nagtagumpay naman sila na makasampa lahat. Yun nga lang ay meron ding bumuntot sa kanilang sasakyan ng kalaban kaya tuloy pa rin ang bakbakan. Sinabi ng leader nila na tumawag na siya ng backup pero hindi sila maaaring umatras na lang. Ipagpapatuloy nila ang pakikipaglaban habang hinihintay ang isa pang team na tutulong sa kanila. Wala naman talagang kukontra kapag commanding officer nila ang nagsabi. Kahit may pagkakataon na sana silang umalis, ay hindi nila pwedeng gawin. Umisip na lang sila ng taktika kung papano malilin lang ang mga kalaban. Sa mga nadaanan nila na pwedeng pagtaguan, ay dalawa sa kanila ang palihim na nagpatihulog para mag-abang sa nakabuntot sa kanila. Tapos, dalawa ulit sa kabilang daan. Kaya naman saktong pagdaan ng sasakyan ng mga rebelding bumubuntot sa kanila ay nagawa nila itong paulanan ng bala. Nung mapabagsak na nila ang may hawak ng sasakyan ay kinuha nila yon at si Tito pa mismo ang nagpaandar. Hindi sila lumayo sa lugar. Naghanap sila ng mapagtataguan ng sasakyan at tapos ay isa-isa ulit silang bumaba roon para muling sumabak sa bakbakan. Nagkalat yung mga rebelde at alam nila na hindi nila agad-agad mauubos ang mga ito. Ang importante ay nagagawa pa nilang makipagsabayan kahit na dehado sila sa bilang. Yon ang misyon nila, ang lipulin ang grupong yon. Kaya hindi nila pwedeng basta na lang talikura ng mga yon para iligtas ang mga sarili nila. Ilang saglit pa at muling natahimik ang paligid. Sina Tito ay nakatago sa hanay ng malalagong halaman. Muli silang nagkatabi ni Ramos. Tinakpan nila ng mga tuyot na palapa at mga dahon ang mga sarili nila para pansamantalang makapagpahinga. "Alam mo Ramos, ang swerte pa rin natin no? Kahit lamang sa bilang yung mga rebelde na yun sa atin, eh heto at humihinga pa tayo." Tatawa-tawang sabi ni Tito. Kahit ang totoo ay gusto na raw niyang umiyak sa sitwasyon nila. Sinasaksak lang niya sa utak niya na isa siyang sundalo, matapang at walang inuurungan kahit pa ang napakadelikadong laban na yon. Konting pagkakamali nila ay tsak silang tutumba. Maya-maya ay halos sabay silang napaangat ng ulo dahil narinig na nila ang pagdating ng backup nila. Pero napansin ni Tito na tila may ibang pinakikinggan si Ramos. Dinikit nito ang tenga niya sa lupa at napakunot ang noo. "Ramos, bakit? Anong meron dyan?" Sinenyasan siya nito na huwag maingay. Meron lang daw itong pinakikinggang mabuti. "Ano nga yun? May ahas ba? Teka, huwag mo sabihing..."
tinignan siya ni Ramos sa mata bago sinabing may iba pang paparating. Mga abwak. Anong abwak? Tanong ni Tito Ardo. Muling pinakiramdaman ni Ramos ang lupa. Maya-maya ay tsaka niya sinagot ang tanong ni Tito. Ayon sa kanya, ang mga abwak ang uri ng mga aswang na may kakayahang makadaan sa ilalim ng lupa. Dinig na dinig daw niya ang mga ito. Rumihistro ang takot sa mukha ni Ramos dahil hindi lang daw yun isa o dalawa. Marami daw sila. Aswang? Ibig sabihin, makikisali pa sila sa bakbakan natin? Tumanguraw si Ramos. Pwedeng makatulong sa kanila ang mga aswang sa paglipol sa mga rebelde. Pero pwede rin sila ang mapatay ng mga ito. Unahan na lang daw. Lalo pa at alam naman nila na may atraso sila sa mga aswang. Tsak ito na ang gagawing paghihiganti ng mga yon dahil sa mga napatay nilang mga aswang. Anong gagawin natin? Yung mga sibat, nandun sa sasakyan. Dapat makuha natin ang mga yun. Pati yung mga asin na dinala natin. O kaya tumakas na lang tayo. Iba na yung makakalaban natin. Mas mapanganib ang mga yan. Baka mas malakas pa dun sa mga dating aswang na nakaharap natin. Hindi raw nila pwedeng iwan ang mga kasamahan na malayo ang pwesto sa kanila. Kaya makikipagsabayan na lang sila. Luminga si Ramos. Sinabihan si Tito na maghintay sila ng tiyempo kung papano makakalapit sa sasakyan. Kailangan din nilang mabalaan ang mga kasama na malapit naman sa pwesto nila. Sige, buti pa ganito na lang. Gagapang ako papunta sa mga kasamahan natin doon. Ikaw naman doon sa kabila para masabihan sila. Tapos magkita tayo doon sa sasakyan. Sumang-ayon si Ramos sa sinabi ni Tito. Dahil kung uunahin nilang kunin ang mga kailangan doon sa sasakyan, ay baka mahuli sila sa pag-abiso sa mga kasama. Ganoon nga ang ginawa nila. Sa pagitan ng pagpapalitan ng putok ng magkabilang kampo, ay sapalarang ginapang ni na Tito Ardo at Ramos ang kinaroroonan ng mga kasamahan para masabi sa mga ito ang isa pang panganib na kakaharapin nila. Matapos yun ay muli silang nakipagpatintero sa mga bala para naman marating ang pinagtaguan nila ng sasakyan. Nung makuha nila ang mga sibat ay pagapang din silang bumalik sa pwesto ng mga kasama. Sugat-sugat na ang siko at braso ni Tito dahil malubak ang ginapangan nila kahit pa matalahib din sa parting yun. Habang yung bagong dating nilang team ay hindi nilubayan ang mga rebelde. Ang mga aswang na abwak naman daw ay nagsimula ng maglutangan mula sa lupa. Pakiramdam ni Tito ay literal na namilog ang mga mata niya mula sa talahibang pinagtataguan nang makita niya ang isa-isang pag-ahon ng mga aswang. Dahil lumabas ang mga ito sa mas malapit na pwesto ng mga rebelde, kaya ang mga ito ang unang inatake. Mapapasigaw sana yung kasamahan ni Tito na matatakutin. Buti na lang at naagapan ni Titong takpa ng bibig nito dahil baka makita sila ng aswang doon. Pinakalma niya ito. Shh! Huwag kang maingay. Madadali ang buhay natin kapag binuka mo yung bibig mo. Umihi ka na lang ulit. Mas okay pa yun. Nagpalinga-linga si Tito. Hinanap ng mga mata niya si Ramos dahil nawala ito sa tabi niya. Umaasa siya na sana ay maisip ng gamitin ulit ni Ramos ang lakas ng pagiging aswang niya para naman makaligtas sila pare-pareho tulad ng una nitong ginawa. Kita ni Tito ang kanya-kanyang takbuhan ng mga rebelde. Walang kalaban-laban ang maabutan ng aswang. Napapalunok na lang si Tito sa nasasaksihan. Yung isang rebelde ay makakatakas na sana, pero nadapa pa raw ito. Kaya ayon at naabutan ng aswang, hinila ang dalawang paa at yun na nga ang naging katapusan nito. May mga rebelde pa rin naman na nagagawang lumaban gamit ang baril. Nakakapagpatumba pa rin ang mga aswang.
Ang kaso yung isa ay naubusan na ng bala, kaya naman nagkaroon ng pagkakataon ng aswang na masakmal ito. Nanginginig na sa takot si Tito. Kahit paulit-ulit niyang sabihin sa sarili na sundalo siya, walang inuurungang laban, ay hindi pa rin niya magawang pakalmahin ang sarili. Lalo na kapag napapatingin siya sa duwag niyang kasamahan. Lalo raw siyang kinakabahan at kinakain ng takot. May mga rebelde ang nagtangkang tumakas gamit ang isa pang sasakyan ng mga ito. Ang kaso ay may sumabit na aswang sa bubungan. Pilit na inaabot ang driver kaya't nagpagewang-gewang yung sasakyan hanggang sa bumangga ito sa isang puno. At yun na rin ang naging katapusan nito. Halos maubos na ang mga rebelde dahil ang nakikita na lang daw ni Tito na nakikipaglaban ay yung mga kabaro niya. Marami na rin daw siyang nakitang aswang na tumumba. Pero nagtataka siya dahil hindi maubos-ubos ang mga ito. Mukhang ang mga bala nila ang paubos na, kaya napapailing na lang si Tito Ardo. Sibat na lang ang tanging maipanlalaban niya pag nagkataon. Kasalukuyan daw siyang nagkakabit ng natitira niyang bala nung biglang lundagin siya ng isang babaeng aswang at pinaibabawan. Nadampot agad niya yung sibat at naipangharang sa bibig nito. Nakakagat sana sa kanya. Diring-dire si Tito nang matuluan pa siya ng laway nito. Todo sigaw siya doon sa kasamahan niyang duwag na barilin ng aswang. Pero nangangatal daw ito sa takot. Halos hindi mahawakan ng maayos yung baril. At ang nangyari, pagbaril pa nito ay siya ang tinamaan sa balikat. Kaya namilipit siya sa sakit at lumuwag yung pagkakahawak niya sa sibat na ginawa niyang pangharang. Akala raw talaga ni Tito ay katapusan na niya. Nagulat na lang siya nang biglang hablutin ni Ramos yung aswang na nakapaibabaw sa kanya. Tapos hindi na nanlaban yung aswang. Tumakbo na lang palayo sa kanila. Nabatukan daw talaga niya yung duwag niyang kasamahan na nakabaril sa kanya. Todo hingi ito ng tawad sa kanya sa hindi nito sinasadyang pagsala ng baril. Mabuti at sa balikat lang ang tama niya, kaya nakaya pa niya. Kita ni Tito Ardo ang mga natitirang rebelde na nakagawa ng paraan na makatakas sakay ng bagong dating na sasakyan ng mga ito. Rumadyo siguro sa iba pang kagrupo para makahingi ng tulong. Ang goal na ni Tito noon ay makatakas na. Kailangan niyang marating yung sasakyan. Paubos na yung bala niya at mukhang ganoon din naman ang mga kasamahan niya. Kahit namimilipit sa sakit ay pilit siyang naglakad takbo pabalik sa sasakyan. Nung malapit na siya roon ay natigilan siya nang makitang humahango si Ramos papalapit sa walang buhay na katawan ng isang rebelde. Gulat na gulat si Tito kasi ang alam niya ay hindi ito kumakain ng laman ng tao. Pero sa pagkakataong yun ay kitang kita niya kung papanong winakwak ni Ramos ang dibdib ng rebelde at kinain ang laman loob nun. Napaatras si Tito sa takot na baka isunod na siya nito. Mukha raw kasing hindi na nakontrol ni Ramos ang dugong aswang na dumadaloy sa katawan niya. Matapos kainin ang lamang loob ng rebelde, tumayo raw ito at umungol ng malakas. Muntik na raw panawan si Tito ng ulirat nang makita niya ang tunay na anyo ni Ramos bilang isang aswang. Mas lumaki raw ito. Nasira na ang damit dahil sa pag-usbong ng malaking katawan. Nung mapalingon daw ito kay Tito ay kumaripas na ng takbo si Tito. Nakabanggaan pa niya yung matatakoting kasamahan kaya natumba ito. Tinulungan din naman daw niyang makatayo. Halos kalad ka rin niya ito palayo roon. Pero nang malingunan ulit niya si Ramos ay hindi naman sila ang hinabol nito kundi ang aswang na hahabol sa kanila. Ang mga aswang daw ang hinarap nito.
Nakapagtago si Tito sa matataas na talahiban habang pinapanood si Ramos sa pakikipaglaban nito sa mga aswang. Manghang-mangha si Tito Ardo. Hindi talaga siya makapaniwala. Yung laki raw ni Ramos ay doble sa mga aswang na kinakalaban niya. Naisip ni Tito na hindi totoo ang sinabi ni Ramos na isa itong mahinang aswang. O baka kaya lang ito mahina dati ay dahil hindi nga ito kumakain ng laman ng tao. Posible raw na ang laman loob ng tao ang nagbigay ng iba yung lakas dito. Parang minanilang daw ni Ramos yung mga kapwa aswang. Dahil nakita ni Tito Ardo na isa-isang nagtatakasan na pabalik sa lupa ang mga aswang na abwak, kaya nabawasan na raw ang takot niya. Hindi na kagaya kanina. Pumikit na lang daw siya at nagdasal. Inutusan din niya yung kasamang duwag na pumikit at magdasal. Pagdilat niya ay narinig na lang niya ito na tinatawag siya para sumakay na sa sasakyan. Pero hindi nakasunod si Tito. Nakita kasi niya si Ramos na nakasalampak lang sa lupa. Mukhang hinang-hina raw ito. Napagod siguro ng todo sa pakikipaglaban nito ng matindi sa mga aswang. Nilapitan ni Tito si Ramos. Tol, okay ka lang ba? Salamat sa pagligtas mo sa amin. Tara na, balik na tayo. Nauna nang umalis yung iba. Tignan mo, tayo na lang yata yung naiwan dito. Hinayaan daw muna niya na makahinga ng maayos si Ramos dahil hinihingal pa ito. Nung magsalita ito ay sinabing hindi na ito babalik sa barracks. Nagulat si Tito. Paliwanag ni Ramos na kukonsensya raw ito dahil hindi niya napanindigan ang pangako sa sarili na hinding-hindi siya kakain ng laman ng tao kahit na anong mangyari. Tinapik ni Tito sa balikat si Ramos. Hindi mo naman kasalanan yun eh. Naipit lang tayo sa ganitong sitwasyon. Kung ako yung nasa kalagayan mo, ganun din ang gagawin ko. Hindi umimik si Ramos. Bakas pa rin sa mukha nito ang pagsisisi. Kaya nag-isip pa si Tito ng salitang makakapagpalubag ng loob. Ramos, mga sundalo tayo. Lahat talaga ng paraan gagawin natin para makaligtas. Lalo na sa ganitong klaseng laban. Pero hindi na kumbinsi ni Tito Ardo si Ramos. Sinabihan siya nito na bumalik na at kung maaari ay huwag na lang ipagsabi sa iba kung ano ang nakita niya. Tumangu-tango si Tito. Nakumpirma rin ni Tito mula kay Ramos na tama ang hinala niyang ang pagkain nito ng lamang loob ng tao ang nagbigay sa kanya ng iba yung lakas ng isang aswang. Bukod pa sa sadyang malakas talaga ang lahi ng aswang na kinabibilangan nito. Napakamot na lang ng ulo si Tito dahil hindi niya talaga napakiusapan si Ramos na sumama na sa kanya pabalik sa barracks. Kukumbinsihin pa raw sana niya ulit, pero napalingon lang daw siya at napalingat ay bigla na itong nawala sa harapan niya. Nagpalinga-linga pa siya para hanapin ito, pero hindi na niya nakita. Yun na raw ang huling beses na nakita ni Tito Ardo si Ramos. Hindi na raw talaga ito nag-report sa trabaho. Ang inaasahan daw ni Tito ay kakalat ang balitang yon tungkol sa engkwentro nila. Hindi lang sa mga rebelde, kundi pati na rin sa mga aswang. Pero hindi niya alam kung bakit wala isang balita ang lumabas tungkol dito. Yung tungkol kay Ramos naman ay hindi siya sumira sa pangako. Tinupad niya ang kahilingan nito na huwag nang sabihin sa iba pang kasamahan ang pagiging aswang niya. Hanggang ngayon ay wala nang nabalitaan si Tito Ardo tungkol kay Ramos. Para itong bulang naglaho sa buhay niya. Gayunpaman ay hindi niya makakalimutan na minsan ay nagkaroon siya ng isang kasamahan at kaibigan na sundalong aswang. Eh,
Hello po, Sir Nebquero. Warren po ang pangalan ko. At may isi-share sana ako sa inyong kwento. Kwento lang din ito ng Tito Lolo namin. Tito Lolo kasi kapatid siya ng lola namin. Si Tito Lolo yung pinaka mahilig magpakilala at makipagkaibigan sa kanilang magkakapatid. Kaya marami siyang baon na kwento ng tumanda. Sa dami ng karanasan ni Tito Lolo sa horror, pinaka gusto ko yung tungkol sa kaibigan niyang pinasahan daw ng itim na sisiw. Ganito po ang kwento, Sir Neb. Nagtrabaho si Tito Lolo sa isang kumpanya ng mga troso. Yung kinukuha nila ay mga mahogani, nara, mga mamahalin at yung matitigas na kahoy talaga. Nagdi-deliver sila sa kung saan saang parte ng bansa. Tapos one time, nakapag-deliver sila sa parting Visayas. Ang yayaman daw ng tao roon. Uso na noon yung tungkol sa biringan, tsaka barko ni Lolo Amang. Biruan daw noon nila Tito Lolo ay baka barko ni Lolo Amang talaga yung sinakyan nila at nasa biringan na sila. Kasi mga mayayaman, tapos mga lahing Espanyol pa raw yung mga tao sa napuntahan nilang lugar. Pero syempre, biro lang naman lahat yun. Normal na tao naman talaga yung mga nakasalamuha nila at yung kliyente nila. Pagkatapos mag-deliver, uwi rin agad sila. Tapos habang nasa barko sila, nagkagulo raw kasi merong stowaway. May lalaki raw na nakapuslit makasakay ng barko kahit walang tiket. Hindi raw mapaamin kung paano nakasakay ng barko yung lalaki. Pero hinayaan na lang. Kinulong na lang daw sa isang kwarto tapos ipapahatid pabalik kapag nakadaong na sa susunod na pier. Kaso noong nakadaong na yung barko, ay nawala yung lalaki. Hindi ito makita kahit sa ang bahagi ng barko. Tapos may nakapagsabi pa na may nakasunod daw na dalawang pating sa barko at parang may kinain. So ang haka-haka ay baka raw tumalon sa barko yung lalaki tapos nakain ng pating. Pagkarating daw sa Maynila ng barko ay hinanap uli yung lalaki pero talagang wala na ito. Sina Tito Lolo naman ay bumalik na sa kumpanya nila para mag-report tapos umuwi na. Mga ilang araw ang nagdaan at usap-usapan daw sa warehouse nila na may palaboy na parating nakatambay sa labas. Nakikisilong daw yun sa mga tinapo na kahoy na ginawa nitong parang bahay-bahayan. Hindi naman daw nakakasagabal kaya hinayaan na lang. Sina Tito Lolo wala namang pakiroon sa palaboy. Hanggang sa isang araw na magde-deliver sila, ay nakita niya kung sino yung palaboy. Yung lalaking nag-stowaway raw sa barko. Gulat na gulat silang mga nakakakilala rito dahil akala nila ay tumalon ito sa barko. Kakausapin daw sana nila, kaso kailangan nga nilang mag-deliver kaya pinagpaliban muna nila. Pagbalik ni na Tito Lolo ay tsaka nila kinausap yung lalaki. Nagpakilala raw ito na si Vener. Tinanong nila kung papano nakasakay at nakapagtago sa barko. Pero puro ngiti lang daw ito at kamot sa ulo. Wala silang napala kaya pinabayaan na lang ng mga kasama niya. Since people person nga talaga si Tito Lolo, naging kaklose niya si Vener. Dinadalhan niya pa ng pagkain minsan o kaya ay binibigyan ng damit. Nakuha ng husto ni Tito Lolo ang loob ni Vener. Kaya isang araw ay nagtapat na ito sa kanya. Ang intro pa raw ni Vener ay napakalaki ng tiwala niya kay Tito Lolo. Kaya alam nitong hindi niya ito ipapahamak. Sa kwento ni Vener, panganay raw ito sa 8 magkakapatid at panganay rin sa mahigit 30 na magpipinsan. Malaking pamilya raw talaga ang pinagmulan nito at uso sa kanila yung pag-aasawahan ng magkakamag-anak. Ang dahilan daw ay para hindi na nila malahian ang ibang tao. May karamdaman daw kasi na umiikot sa pamilya nila na pinagpapasapasahan ng mga panganay at kung minsan ay nagkakahawahan pa. At yung sakit na yon ay naipasa na kay Vener kaya siya tumakas sa probinsya nila. Yung sakit daw na yon ay ang pagiging aswang.
yung panganay na tiyahin daw ni Viner ay nasibat nang minsan itong maggalagala sa anyong baboy. Naghihingalo na raw ito. Kaya bilang siya ang panganay sa magpipinsan, ay sa kanya pinasa yung itim na ibon na iniluwa ng tiyahin niya. Kapag daw kasi hindi tinanggap yon, ay hindi mamamatay ang tiyahin niya. Mabubulok lang daw ito, pero buhay pa rin. Tanggap naman daw ni Viner ang responsibilidad, kaya lang ay ayaw niyang mamuhay bilang aswang. Kaya umalis siya sa kanila para hindi maingganyo ng mga kaanak niyang aswang. Nakapuslit siya sa barko dahil may kakayahan siyang mawala sa paningin ng iba. Kaya lang siya nahuli ay dahil hinanghina na siya sa gutom, kaya nawala yung kakayahan niya. Pero nung pinakain siya ng mga crew ay siyempre pa nanumbalik yung lakas niya. Hindi naman daw sila nito piniling sundan. Nagkataon lang, tapos ay nakita pa raw nito na may mga retasong kahoy na pwedeng gawing bahay-bahayan sa warehouse nila, kaya tumira na siya doon. Sabi pa raw ni Viner, para mapaglabanan nito yung kagustuhang kumain ng laman, ay ipot ng manok ang kinakain niya. Dumadayo pa raw ito sa manukan sa kabilang bayan para lang makakain ng ipot ng manok tuwing mangangati ang gilagid niya. Hindi raw siya tumitikim ng kahit hilaw na daga dahil ayaw niyang hanap-hanapin ang lasa noon. Ayon kay Tito Lolo, wala siyang napapansin na kakaiba kay Viner. Maayos naman daw itong makisama, hindi kagaya sa mga kwento na amoy malansa ang aswang. Si Viner daw ay hindi. Kahit sinabi nitong kumakain ito ng ipot, hindi raw ito mabaho. Nakakaligo at nakakapag-toothbrush pa daw ito doon sa banyo sa plaza. At dahil na rin siguro, hindi ito kumakain ng hilaw na karne. Hindi raw nagbago ang trato ni Tito Lolo kay Viner. Magkaibigan pa rin sila kahit may sikreto itong malupit. Tapos isang araw ay nagpaalam na si Viner kay Tito Lolo. Babalik na raw ito sa Visayas, pero hindi sinabi kung bakit. Kinabukasan ay wala na nga ito sa labas ng warehouse at wala nang balita si Tito Lolo sa kanya. Nalulungkot nga raw si Tito Lolo kapag naaalala yon, kasi sa tingin niya ay nagdesisyon na si Viner na maging isang ganap na aswang.